Ito na marahil ang pinakamagandang lugar dito sa Batanes. Tara, samahan niyo kaming libutin ang paborito naming parte ng Batanes, ang South Bataan. Last day na ng tour package natin sa JRG Tukon Tour Services. Save the best for last, sabi nga nila. Bago ang lahat, shoutout muna kay Salve Barcelon 9066 at sa lahat ng subscribers natin. Maraming salamat din kay Sir JV ng JRG Tukon sa pag-tour sa amin. Pagkatapos natin mag-almusal ay sinundo tayo mula sa Hillside Villa. Una nating binisita ngayong araw ay ang Chawa View Deck. Nasa tabi lang ito ng main road, kaya madali lang itong puntahan. Nakakabighani talaga ang view sa spot na ito. Ang ganda! Palang parang ayaw na natin umalis dahil sa sobrang dami ng photo and video spots. Wow! Pero teaser pa lang yan ang kagandahan ng South Bataan. Daanan muna natin saglit ang Mahataw Boat Shelter Port. Ang port na ito ang nagbibigay protection sa mga bangka laban sa mapaminsalang alon. Makikita rito ang isang islet na mistulang nakalutang tuwing low tide dahil sa kakaibang hugis nito. Wow! Next stop, San Carlos Borromeo Church. Kilala rin bilang Mahataw Church. Itinayo ito noong 1787, hinagupit at nasira ng malakas na bagyo, inayos at niremodel para maging ganito na ang itsura niya ngayon. Katabi nito ay ang Batanes Blank Book Archive. Library ito ng mga blank books kung saan nagsusulat ang publiko ng mga kwento at pasasalamat. Naghanap tayo ng libro na may bakanteng pahina kung saan natin isinulat ang ating pasasalamat sa lahat ng ating natatamasa sa buhay. Higit sa lahat ay ang pagkakataong masilayan ang kagandahan ng Batanes. Kagandahan ng lugar na ito ay madalas kinukumpara ng mga dayuhang turista sa itsura ng Marlboro sa Amerika. Dito sa San Lorenzo Ruiz Chapel, ginanap ang kauna-unahang misa sa Batanes noong taon 1682. Hindi na tayo pumasok pa sa loob para hindi na makaistorbo sa kasalukuyang misa. Sa daan papuntang Alapad Pass, makikita ang Batanes National Museum. Sa daan papuntang Alapad Pass, makikita ang Batanes National Museum. Sarado ito dahil sa paparating ng bagyo, kaya di na tayo nakapasok. Ilang metro lamang mula dito ay mararating na natin ang Alapad Pass and Rock Formation. Just watch me break in. If falling, touch me. I swear, you're good.
Ayan, paghaluin raw ang video at photo sa isang shot. Atin rin dinalaw ang Muchong Viewpoint na hindi rin mabigyan ng hustisya ng kamera ang ganda ng lugar. Meron itong napakalaking I Love You Uyugan photo spot at napakasarap talagang magmuni-muni dito hanggang doon sa dulo. Una itong nagbukas bilang kapihan ng mga mangingisda. Dahil mahirap pagsabayin ang trabaho at pagbabantay ng tindahan, nagtiwala na lang ang may-ari na maghulag ng tama ang mga customer nito. Ang mga pumupunta dito para magkape at kumain ay kusang nagiiwan ng kanilang pambayad. Wow! Unti-unting nadagdagan ang mga paninda dito. At unti-unti ring dumadami ang mga dumadayo dito at ngayon nakilala na ng buong bansa bilang honesty shop. Sari-saring mga pagkain, inumin, damit, souvenir at pasalubong ang mga mabibili mula dito sa Honesty Shop. Isang minutong lakaran lamang ito mula sa Ivanaport. Ang House of Dakai ay itinayo noong taong 1877. Ito ang pinakamatandang stone house dito sa Batanes at kinukonsidera ito bilang isang UNESCO Heritage Building. Noon ay tinamaan ng magnitude 8.3 na lindol ang Ivana, pero nanatiling nakatayo ang House of Dakai. Wow! Sa loob ng bahay ay may makikitang mga larawan at kwento ng kasaysayan ng House of Dakai. Nakakwentuhan rin natin ang isa sa mga may-ari nito. Sa di kalayuan ay madadaanan ang landmark ng bayan ng Ivana. Makikita dito ang listahan ng mga matatapang at magigiting nating kababayan na nakipaglaban sa mga mananakop noong panahon ng mga Hapon. Di man singpino ng pulbo ang puting buhangin dito, may tuturing pa rin isang paraiso ang lugar na ito. Katabi lamang ng National Road ang may Dangeb White Beach, pero walang naliligo ngayon dahil may paparating na bagyo. Bago matapos ang ating trip ay kumain na muna tayo dito sa Disvayangan Beach House. Kasama din sa tour package ang ating pagkain dito. Saktong-sakto ang masarap na pagkain para matanggal ang pagod natin. Natikman natin dito ang mga traditional food ng Batanes gaya ng uved.
At habang tayo naglalakbay pa uwi, ating naalala ang lahat ng pinuntahan natin dito sa Batanes. Mga simpleng kabahayan, mga berdeng kabundukan, mga mapuputing dalampasigan, mga asul na karagatan, mga lumang simbahan, ang ganda ng kalikasan. Pero ang pinaka nagustuhan natin dito ay ang kabaitan at katatagan ng ating mga kababayang naninirahan dito sa Batanes. Ang pag-alaga nila sa lugar, ang pag-asikaso nila sa mga bisita, at ang pagtutulungan nila sa tuwing may dumarating na bagyo, mahalagang katangian na dapat nating tularan. Maraming salamat po sa pagsama sa ating trip dito sa Batanes. Na-enjoy namin ng husto ang pagbisita at masaya po kaming ibahagi ang trip namin sa inyo. Kaya kung nag-enjoy po kayo sa panonood, pakilike po itong video. Sa bawat like at subscribe po ninyo sa aming mga video, ay lalo kami ginaganahan sa paggawa ng mas marami pang content gaya nito. Kung meron po kayong gustong makita sa mga susunod na upload, paki-comment na din po at pipilitin po naming iparating sa inyo. Maraming salamat po ulit mga kachilchilas! You need to know now.